Mapagpalang araw po sa atin mga kapatid at welcome back sa ating YouTube channel, no. So pag-usapan natin ngayon yung usapang sahod, no. So parang hindi na sapat yung sahod na 16, no. Ito ay Manila rate 16. Ano pa yung mga provincial rate, no, nasa 5 plus ata. So parang hindi na siya sumasapat ayon sa bilihin ngayon, no. So yung bigas 55 or 60 ang isang kilo. Plus yung ulam, baboy, 400 or 450 ata ang isang kilo. Yung isda, ang kilo ng isda ay 300 yata hanggang 200. So talagang kung iisipin at kwentahin natin yung ating sahod, parang kulang na kulang pa para lang sa ating sarili lang, ah, no? So isipin mo kung sumasahod ka ng 6-10 sa isang araw. Oh, Manila rate, ha. Papasok ka, mamamasahe ka, depende sa layo ng trabaho mo. So kung nagkatrabaho ka halimbawa Cavite to Alabang. So ang pamasahe mo diyan ay 40. Halimbawa GMA. GMA Cavite to Alabang kasi taga GMA ako, ano. Example lang natin. So, ang pamasahe dyan ay 40. So, balikan 80. Tapos, kakainan mo pa. So, kakain ka. Magbabaong ka ng pagkain. Bibili ka ng ulam. Tsaka bigas. Tapos, gas. So, yung sahod mo na 5-10, mababawasan na yon. So, kung nagbibisyo ka pa, bawa, nag-iyosi ka o nag-merienda, soft drinks. So, isipin natin ang matitira na lang sa atin sa 16 natin na sahod sa isang araw. Pumapatak na lang siguro ng 200 pesos. No? So, yung 200 pesos na yun na lang yung maitatabi mo. Tapos, magbabayad ka pa ng bills sa ilaw, bills sa kuryente, at kung ano-ano pa. For example, kung meron kayong mga wifi, talagang parang hindi na sumasapat yung sahod na 16, no? So, sobrang mahal na nang bilihin ngayon. So, kung babalik tayo sa dati, parang wala rin naman pinagkaiba siguro. Kasi mura yung bigas, pero maliit yung sahod. Parang wala siyang pinagkaiba. Tumaas yung bilihin, tumaas yung sahod. Mababa yung bilihin, mababa yung pasahod. Parang same pa lang din, same pa rin ang process. Walang pinagbagos. Tumaas lang yung sahod, pero yung bilihin, tumaas din. So, ang kailangan talaga natin sa buhay bilang isang individual, trabaho, then business, no? Habang nagkatrabaho tayo, dapat meron tayong extra income, no? Na pinagkakakitaan, no? Hindi lang ipon, kasi yung pera natin, kung iponin lang natin yan, hindi makaipon ng malaki. Mas mainam yan na habang nagkatrabaho tayo, nag-iisip tayo ng business na pwedeng isalpak sa ating pagkatrabaho, no. Kasi once na mawalan tayo ng trabaho at mag-click yung business na yun, may posibilidad na yun, hindi na tayo magtrabaho, mag-business na lang tayo. Kasi sa pagkatrabaho, walang yung mayaman. Depende na lang kung malaking sahod, no. So, kung sumasahod ka ng 100,000 sa isang buwan, kahit hindi ka na mag-business. Kasi sa ganong sahod, hindi mo na yung kayang ubusin sa loob ng isang buwan. Depende na lang kung marami kang bisyo at sugarol ka. Pero para sa ating mga sumasahod lang ng minimum range, kailangan talaga mag-doble na tayo. Doble kayod at doble sipag, no? Kung may overtime yung trabaho natin, huwag na huwag natin titigilan yung overtime na yan, no? Hanggat maaari. Kasi isa yan sa dagdag income natin, no? Kumbaga sa pagkain tsaka pamasahe, yun na yung overtime na yung kinukuha natin, no? So ayun lang mga kapatid, happy Labor Day sa lahat, no? Shoutout sa lahat ng mga workers, mapa OFW at mapa Pilipinas, no? More sipag at more tiyaga, no? Shoutout sa inyo, salute sa lahat ng mga individual na nagtatrabaho sa Pinas man o sa ibang bansa, no. Mabuhay kayo hangga't gusto nyo. So yun lang, God bless po.